isang maikling paalala mula sa Department of Science and Technology. Naaalala mo ba si Ondoy? Eh si Pepeng o si Milenyo, sa dinami-daming dumambagyo sa Pilipinas, siguradong samot-saring kwentong bagyo o may babahagi ng ating mga kapwa Pilipino tungkol dito. Ang nakakabahala nga lang naman ay tila parang pangkaraniwang pangyayari na lamang ito. Ika nga na isang community page sa Facebook, ang mga Pilipino daw ay waterproof na! Ngunit sa kabila nito ay isang nakapangangambang kapahamakan. Kung kaya't nararapat lamang na madagdagan ng kaalaman ng mga Pilipino upang maging madali ang pagraho sila sa mga sakunang ito. Ang unos, Siguao Bagyo, ay umaabot hanggang signal number 4. Ang signal number 1 ay mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Marapat lamang na makinig tayo sa radyo o sa telebisyon sa ating mga weatherman upang malaman ang mga dapat na gawin sa mga susunod na oras. Ang signal number 2 naman ay mula 60 hanggang 100 kilometers per hour. Dito ay kinakansela ang lahat ng mga biyaheng pandagat at panghimpapawid. Ang signal number 3 naman ay mula 100 hanggang 185 kilometers per hour ang hangin. Ikinakansela na dito ang mga klase mula elementarya hanggang kolehiyo. Kinakailangan na rin pong lumikas ng mga tao mula sa mga mabababang lugar ang mga bahay, pati na rin po sa mga malalapit sa tabing dagat. At sa signal number 4 naman, inaasang hihigit sa 185 kilometers per hour ang hangin sa susunod na 12 oras. Pinapayuan ng lahat na huwag nang lumabas pa sa kani-kanilang mga bahay. Hindi natatapos ang peligro sa pagtila ng ulan. Maaring lumagpas lamang ang eye of the storm. Kung kaya't nararapat lamang na antabayanan ng mga paalaala ukol sa kaligtasan sa inyong lugar. Nararamdaman mo ba yun? Dapa! Takip! Kapit! Ang biglaang pagyanig ay resulta ng pagpakawala o paglabas ng enerhiya mula sa ilalim ng lupa. Sinusukat ang lakas ng lindol gamit ang tinatawag na seismometers. Katumbas ng pagsabog ng isang malaking granada ang 0.2 magnitude scale na lindol. Noong 2011, isang 9.0 magnitude scale na lindol ang yumanig sa Japan. Nagtala ito ng 9,000 aftershocks o pagyanig sa loob lamang ng 6 na minuto. Sa tuwing nakararamdam ng lindol, simple lang ang dapat gawin. Mahalagang alalahanin na dumapa, magtakip, at kumapit. Alalahanin kung nasaan ang pinakamalapit na labasan ng inyong bahay o anumang gusali. Iwasan ang mga bintana, mga salamin, mga nakasabit, mabibigat na bagay, at malalaking kagamitan. Huwag subuking lumabas ng gusali kung ito'y mapanganib na. Kung ikaw naman ay nasa labas na, iwasan ang mga poste at kable ng kuryente. Agad ring lumabas kung nasa loob ng sasakyan. Lumayo sa matatarik na dalisdis, overpass, flyovers, o tulay na maaaring gumuho. Alam mo ba na ang Pilipinas ay kabilang sa nangingilang bansang napapalibutan ng tinatawag na Pacific Ring of Fire? Ibig sabihin, mas madalas ang pag-ugong at paglindol sa ilalim ng dagat. Sa madaling salita, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng isang tsunami. Ang tsunami ay isang serye na naglalaki ang alon na nabubuo kapag ang ilalim ng karagatan ay biglaang umalog. Kadalasan, pinungunahin ito ng lindol at sinusubaybayan ng hindi pangkaraniwang pagtaas at pagbaba ng sukat ng dagat. Makaririnig din ang dumadagundong na tunog ng alon kasabay nito. Pinakadelikado ang mga komunidad sa baybaying dagat tuwing may babala ng tsunami. Kaya para sa mga kababayan nating mangingisda o di kaya yung mga bakasyonista, mahalagang malaman ang 4 na alert levels ng tsunami. Alert level 0, 1, 2, at 3. Sa alert level 0, maaaring nagkaroon ng malaking paglindol sa ilalim ng dagat. Ngunit, wala pang inaasahang tsunami. Sa kasunod na alert level, kailangan na magantabay dahil sa posibleng panganib na bumabadya sa mga baybaying lugar. Sa alert level 2 naman, pinapayuhan na ang lahat na lumayo sa dalampasigan sapagkat inaasahan na ang pagdating ng mahigit kumulang 1 metrong pagtaas ng alon. Kapag umabot na sa alert level 3, isang nagraragasa at mapaminsalang tsunami na ang inaasahang dumating.
ihanda agad ang sarili sa pamamagitan ng paglisan mula sa dalampasigan pagkatapos ng lindol. Sa panahon ngayon, mahirap na ang hindi informed. Sa bawat pag-urong, may posibilidad ng pagsulong. Ang karaniwang flash flood sa Pilipinas ay nagaganap sa loob ng ilang oras, minuto o maging segundo lamang. Upang mabawasan ang pinsala at makaligtas sa sakuna na buhat ng tubig baha, maaari sana ipatatagin ang pundasyon ng inyong mga bahay. Siguraduhin walang bara ang kanal upang maging maayos ang pag-agos ng tubig baha. Iwasang lumusong sa tubig baha upang hindi madapuan ng sakit mula sa mga basura o dumi ng hayop na nahalo sa tubig baha. Siguraduhin din na nakasuot ng bota o ng guwantes kung kinakailangan. Ang susi sa kaligtasan ay puspusang paghahanda, pagmamatsyag, at pagiging alisto sa anumang klase ng kalamidad, mapalindol, baha, bagyo, o tsunami paman. Panatilihing may nakalaang emergency o survival kit na naglalaman ng tubig, pagkain, first aid kit, damit, flashlight at baterya, toiletries, pera, mobile phone, battery-powered radio, listahan ng mga emergency contacts, at mahalagang papeles na madaling makita at maabot kapag kailangan. Mariin ding pinapayuhan ng lahat na magtalaga ng emergency plan at exit routes sa inyong mga eskwelahan, sa bahay at sa opisina. Huwag magatubiling dumalo sa mga drills na inoorganisa sa inyong mga komunidad. Laging maging alerto, maganda, mag-ingat at maging ligtas pagdating ng mga peligro. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang mga websites ng mga nakalaang ahensya.